Ayan, hello guys, good morning. So may repair tayo dito. Eto siya. This is palit 1070. Medyo old na siya pero pwede pa itong i-repair. Old model. Okay. Oops, may pangalan. Ayan. Eto guys, ito pinaka ayan, itong ganito guys na video card. Ay, super absolute na ngayong panahon. Time na nila para bumigay. Ayan. So, yung 1070 na gantong modelo. So, ang nakalagay na issue dito, does not display. Okay? So, ayan. So, yung palit, NVIDIA GeForce 1070. After, replace, yung thermal pad, replacement, GPU does not display. Ibig sabihin, so may pagkakamali siya na after daw thermal pass tapos ano, so may pagkakamali, so check na natin kung yun ba yung issue before, kung anong naging cause ng kanyang DIY rethermal pad. Okay, yan yung sabi. So mukhang pag ganun, mukhang may pag-asa kung dating may display, pero tingnan natin. Actually yung mga ganito guys na pag nakakita kayo ng video card na ganito yung malaki, ang dami nito dyan sa likuran ko, sa mga bigay ng customer donated. Ito kasi time na talaga masira nito mga to, magandang video card. Ano na kasi ito eh. Yung mga bagong applications. So, di ba, ang video card nagsubra yung init. So, ngayon, malaki kasi ang ano nito, heatsink. Ngayon, laging tinatamaan dito yung GPU chip. So, nag-i-error siya sa lahat ng memory. Yun ang nagiging issue. Itong gantong palit, yung malalaki. GPU chip ang tinatamaan. So, big heatsink kasi ito guys. Masyado malaki yung heatsink. Lalo pag hindi mo siya pinalitan ng thermal pad, hindi mo na maintenance ayos. Ganun ang nangyayari. So, ayan. Medyo mahirap na kasi pag ganun. Malaki na kasi magagastos pag GPU chip. So, marami tayo dyan guys. Donated ng customer. Mga ganun. Nagsubok na rin kasi ako mag-rebull guys ng ganito. Ganun din eh. Ganun pa rin talaga. Ganun yung error. May supply naman siya guys. Ayan. Ang naging problem, either sira din lahat ng memory. Ganon siya. So, sinubukan ko na rin magpalit ng lahat ng memory. So, ganon pa rin siya. Ibig sabihin, talagang sira yung GPU chip. Kung palit kasi tayo ng GPU chip, mahal kasi yung GPU chip. Hindi na yun afford ng customer. Kaya, ano na lang talaga, no choice kundi bumili na lang ng bago. DDR5 tong ganito. DDR5. So, malaki ang heatsink nito guys eh. Mga ganito. Okay. All screws removed. Ayan. Nagpalit lang daw ng thermal paste. Ayan. Au. Ayan. Sa tingin nyo guys, So, I think may pagkakamali yung customer using thermal pad size. Upon checking dito, na-overpress po yung memory. Yeah, so as you can see, ano, overpress yung memory din. Madumi din siya, guys. Tingnan niya. Naguguhitan siya. Ibig sabihin, tinaray niya palitan ng thermal pad, thermal paste. So, madumi siya. Then, second issue, kaya na siya kung sino naman yung thermal paste. Kalat siya. Tapos yung size ng thermal pad, oversize, yun po yung pagkakamali. Yan. Kasi, pag silip ko pa lang, pag nakatagilid guys yan, ganyan. Dapat kasi, itong thermal pad po, hindi papantayan dito. Yan. Alam niyo kung bakit? Ito kasi nakalapat sa PCB. Yan. Matik yung memory may height. So ang height ng memory is 0.5 mm. Natural kung ito ay halimbawa ang ginamit mo ay 2 mm, so ibig sabihin 1.5 lang gagamitin mo. Dapat kasi kung ito ay 2 mm ang height, 1.5 lang ilalagay mo na thermal pad. So, yun ang isa pagkakamali ng
may-ari nito. Possible, kasi Japan Chicken dito. Titingnan nyo po yung, di ba, may mga bakat. Bakat na yung memory. Na-overpress na po siya. Either sira po lahat ng memory nito. Isang issue yan. Yan. Ito pang naman ganito ay masyadong overpress. Yung ganyan, itong gamit na ganito. Kaya, delikado. So, tingnan natin kung kaya pang solusyon. So, mali po yung size ng thermal pad. Okay? Kahit dito, mali siya, guys. Dito. Over ano siya. Ang nangyayari nito, guys, nakaangat. Nakaangat yung GPU chip. Hindi siya masyadong lapat sa heatsink. Ang ginamit pa to, yun. Ganun lang yan. Tapos, natuluyan. Yan, napansin nyo, tabi nga siya, eh. Yung walang, ano dito, kung mapapansin nyo. Yung walang thermal pad, mapansin nyo, dumikit yung chip. Yan o. Samantala may thermal pad sa kabilang size, hindi dumikit. So, dun nga nakikita, tabingi. So, sana hindi natuluyan, hindi po nasira. Kasi, mukhang maganda yung ginamit niyang thermal paste, guys. Nakipansin ko. Di siguro ano to. Basta nakakita ko ng ganito na pantay yung kanyang compound at saka paste. Magandang klase yung thermal pad. I think maganda eh. So, I don't know. Kung anong brand yan. But we need to try to repair this GPU. Okay? This GPU is no display, according to owner. So, may love letter naman nakalagay dun, guys. So, ayan. So, hindi naman nagpapadala ang customer ng unit kung hindi sira. Laging, guys, tatandaan nyo. Ayan. So, ang gagawin natin ay, of course, ayan. So, ilagay natin siya dito, yung kanyang kabila. So, papalitan siya ng thermal pad. Inspection lang natin, guys, kung anong klase yung nangyari. Kung yung mga memory solder ball niya ay nag-crack o hindi. So, tingnan natin yan. Kasi kung na-damage yung memory lahat, ay mga laki-laking gastusan. Kung isang memory, okay lang. Mga dalawa, okay lang. Pwede nyo ipagawa. Pero pag maramihan na po kasi, malaki na po gastos niyan. Mahirap din po pati mag-rebol sa part ng technician. Yung iba, mura-mura mag-singil. Pero, in my part kasi, ano yan eh, masyadong ubos oras yan. Ayan. So, nilagyan din pala yung kabila. Yung back, nilagyan din ng thermal pad. Ayos. Ayos ang ginawa. Actually, wala naman thermal. Yung old, ang ginawa, yung old nilagay sa likuran ng hinayang. Actually, huwag nyo na ilalagay pag alam nyong old. Alam nyo kung bakit. Expired na yan. Magiging ano yan, magkakaroon ng short circuit. Yan. Kaya yan ang reason kung bakit pinapalitan yung thermal pad. Yung compound kasi niyan po ay naghiwalay na sa dito, sa gantong ano. Yan. Ganun po siya. Yan. Meron naman siyang old thermal pad. Hindi siya nagbase. Ang kapal ng ginamit niya. Yan. So, wala tayong magagawa. Oops. Sayang yung bili niya ng thermal pad. Hindi pa pala bayad yung shipping. So, itong customer na to. 192 ako pa yung magbabayad. So, bayaran natin ang shipping. Ay, pasaway. Ubus ang barya. 192. So, hindi kasi ako nagbabayad ng mga shipping. So,
So baka walang bari, walang ano yung cash yung ano. Yung may-ari. Inspection natin siya, guys. Para makita nyo kung gaano siya katindi ang tama. Okay, microscope. Yeah. Super crack po yung kanyang memory. Yeah, solder ball. Na-press siya, na-overpress, guys. Kaya kumarak, nag-crack siya. Yeah, yung nag-crack, guys, dito sa upper masyado. Yung ibang balls, medyo crack. Na-overpress po siya. Yeah, so yan ang pangit, guys, pag na-overpress. Yan. Kasi ito, baba, hindi. Tumikit kasi ito, eh. So, pinersa. Tapos, napakarumi pati. Kung pansinin nyo, tapos yun, ano, sabagay, wala tayong magagawa ka nang talaga pag walang alam. Ayan. Na-overpress siya. Tapos hindi pa nalinis. Ito, itong part na to. Na malmaan siya. Overpress. Pero I think mag-works pa yan, guys. Wala naman problema kung nag-crack lang siya. Basta connected siya. Kaya lang, in the long run, yun niya, masisira din siya. Pero tingnan natin kung na-damage siya. Malalaman naman natin ngayon. Pag in-stress test mo naman kasi, hinay-loads mo yan. Kung hindi na talaga siya connected, sa wala na siyang pakialam sa kanyang connection, eh, mag-show yan ng reflections. So, inspection lang natin. Yung mga dust, as you can see, super dust siya. Sabagay, tuyo naman yung dust, kaya mas safe. Safe pa rin ito, guys. So, nag-protect na lang yung GPU chip na overheated siya. So, ganyan. Sa video card, guys, or CPU, lagi nyo titingnan ang temperature. Yan kasi yung basihan kung bakit sila nasisira. Kasi ang video card, hindi naman niya masisira kung walang dust, walang corroded, at hindi overheated. So, ganun lang naman ang video card, eh. Hindi naman yan nasisira ng basta-basta. Magabok. So, wait lang. Guys, linisin ko ang gabok dito. Pasok lahat sa ilong ko ang gabok. Wala pa. Hindi pa ako nakapag-mas. Sa bagay, matatanggal din naman yan. Hindi naman tayo allergy sa gabok. Babara lang yun sa ilong. Ayan. Ayan, guys. Pinagpagan ko lang siya, guys. Ang video card, guys, alam nyo, minsan simple lang. Simple lang ang ano niyan. Ang video card, pag yan ay overpress ang memory, minsan hindi siya gumagana. Tandaan nyo yun, guys. Mag-overpress yung memory. Minsan hindi nag-shutdown yan. Nagpo-protect. So, overpress sila. Ganyan. Pero pag yan ay medyo tinanggal mo, na-experience ko na yun, guys. Halos lahat nga, basta lahat ng issues talagang kaya ako nakikwento sa inyo. Halos lahat ng issues na experience ko na. Kaya, minsan, tanggalin mo lang yung thermal pad niyan. Tapos balik mo, may display na yan. Maniwala ka sa akin. Yan. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, ultrasonic cleaning lang yan. Yung mga no display, may display na yan. Pagbalik. Ganun lang kasi, is kasimple ang ano, video card. Kung paano siya nag-works. Kasi, ano lang naman yan eh. Yung heat lang naman ito, transfer lang, may transfer lang na maayos niya sa ano niya, sa heatsink. Okay na siya, eh. Yan. Ito nga, itong mga ganito. Kahit ito walang thermal pad, okay yan, guys, eh. Kasi pag nakakita ka, guys, ng video card na layo-layo yung memory, ibig sabihin, kahit wala siyang thermal pad, pwede. Yan. Walang problema yun sa kanya. Ibig sabihin, kaya nila yung heat.
pag yan ay nagdikit-dikit na kagaya ng malitis version, so kailangan talaga nila ng ano, ng thermal pad sa malitis version. Kasi ito, guys, itong malalaki, ito ang kagandahan kasi din ito. Ang kagandahan din sa video card, guys, pag laki ng PCB, pagganda. Alam mo bakit, guys? Kasi yung temperature, ang video card ay mataas ang temperature na reserve na kaya niyang i-accept. Yan, kasi yung ito, matagal, actually, temperature niya ito, pag in-stress test niya ito, mababa lang temperature niya. Kasi nga, yung PCB niya malaki. Yung heat niya, itinatransfer sa PCB. Yan. Kaya pag nag-hot air ka nito, guys, nag-hot air ka, mapansin mo, ang tagal na nung hot air mo, hindi mo matanggal yung pyesa. Kasi ang laki ng PCB. Iinit muna kasi lahat ng PCB bago siya matanggal. Yan. Kasi connected yung solder sa PCB. Yan. Hindi naman kasi isang tutok mo lang tanggal. Hindi ganun. Yan. Kaya yung iba gumagamit ng preheater. Yan. Parang may ano dito. May rainbow-rainbow. So, subukan natin mag-testing. So, yung ating basic process. So, testing natin. Baka may shorted. May smarted na. Dun sa, kasi overheated, bumibigay minsan piyasa. Ganun siya. Sa protection. So, may liquid damage din pala siya, guys. Ito siya. Kulay green, as you can see. Ayan, no? So, green, green, green. Yan. Sa mga dulo-dulo lang naman. Ayun, doon lang pala sa harap. Yan. Kasi kaya ako napansin, nakita ko din dito, ito. Kulay green din siya, oh. Ayan, oh. Kulay green. Kakaskasin lang naman siya. So, matatanggal naman yan. Ayan, oh. Kulay green. Kinakalawang na siya kulay green. Trin. Sa baba lang naman. Pero, kumakalat po kasi yan yung kulay green. Pag di mo siya ni-remove. So, matatanggal naman sa ultrasonic cleaning. Okay, testing natin. Siyempre, of course. So, check. Yan, as you can see, may reading. 12 volts. So, may reading. 12 volts. Good. Okay, good. This is a 5 volts, I think. So, let's see. Okay, good. So, yung fuses dito. Okay, functional naman. So, ito ay 5 volts ba also? Okay, kung ito ay 5 volts sa LED or so I don't know kung saan siya, hindi natin alam. Kasi hindi, wala naman tong schematic of board views. So wala tayong shortage sa 12 volts. This is a memory. Okay, good siya. As you can see, may reading. Yan. Itong isa na to yata, memory pa rin to. Hindi. Isa lang yung memory. Ito lang ang supply sa memory. Yan. Ito ay hindi. Yan. Siguro isa. So, ma-identify mo naman yan kung pare-parehas yung IC nila. Yan, ganun lang kasimple ang ng video card identify minsan. Yan, napansin nyo, pare-parehas naman sila. Yan. Tapos yung memory, na iba yung supply. Yan, so, ganun lang kasimple para identify mo ang isang video card. Hindi siya ganun kahirap. Yan, ito 1 volts to. Yan, panigurado 1 volts to. Minsan kasi yung 1 volts, 0.9. Ay, malapit lang yan sa GPU chip. Ayan siya. Okay na siya. It's perfectly working pa. Okay. So, may switch naman siya dito. BIOS. Dual BIOS siya. Ito ay fan ba o isang BIOS? Kasi dalawa BIOS niyan eh. Saan yung isang BIOS? So, ito. Ito yung isang BIOS. Ayan. Kasi ito, controller to eh. Ayan. Siguro ito yung isang BIOS. Tapos ito. Kasi wala namang ibang gantong IC. Ganyan lang naman ng IC BIOS eh. Dual BIOS kasi siya. Ayan. Super, super, so good. Okay. So, ating electrolytic capacitor. Ayan. It's perfectly working naman siya. Ayan. Kung nakapansin nyo guys, makintab siya. Kasi nga, kaya makintab yan guys, yung gumaganyan. Yung dust niya, tuyo, hindi siya basa. So, ang basa lang yung thermal pad residue sa ilalim ng memory. So, maganda yan guys. So, pag na-ultrasonic cleaning natin yan, super ganda yan lalo. Super kintab. Yan ang kinta niya para pwede kayo manalamin. Nag-reflect yung ano. Yeah. So, magandang PC. Actually, PC ang palit guys. Magandang factory niyan. Mapansin niyo. Kung napanood nyo yung factory ng
ng palit. Ganda ng factory nila sa so, design eh. So kasi ang palit is only Nvidia. Same as Zotac. Only Nvidia lang sila. Yan. Strat matang kilik ng Nvidia. So ito guys, i-cleaning lang natin. Yan, para sure. Kasi nakita ko may mga basa-basa din kasi sa ilalim ng memory dito. O dito. Yung thermal pad residue. Yan. Yan. Wala pa naman siyang history ng repair. So, talagang pagkakamali lang ng customer. Okay? So, just wait for a while and try to ultrasonic cleaning this GPU. Ayan, ito na guys yung update. So, nakasalang guys. So, let's power on. So, walang, hindi nainit. So, hindi umiinit yung kanyang GPU chip. So, dead siya. Oops, not detected. Ayan. So, not detected yung ating nire-repair na video card. So, DC voltage tayo. So, check natin yung mga voltages niya. Okay, this is 5 volts present. Oh, but that, this is 5 volts, so dead. Ito ay dead. Ito ay 5 volts, yung IC na to. Siyempre, dead din ito. Saka dead din ito. Kasi dead yung 1 volts. So, ito ay 1.8 siguro. Oops. Okay, this is 1.8 volts, so ibig sabihin, so may output din siya. Okay. So, mayroon siya. Yan, meron. So, may 1.8 tayo, dead yung ating 1 volts. Yan. So, dead. Yan. So, let's see. So, dead siya. Hindi siya umiinit, guys. Yan. Ay, naku, naku. Huwag dito, huwag dito. May mga kuryente dito. Huwag ka dito magpaano ng bubbles. Ay, pasawat ang batang ito. Ano yung ating kuryente? Huwag dito, huwag dito. Doon ka, doon. Huwag dito, anak. Huwag dito, doon ka. May masisira yung nire-repair ni daddy. Basa yan, ano yan, liquid yan. Sayang, baka masira pa. It's okay, microscope. Excuse me. Ayan. So, dead yung ating 1 volts. Bakit kaya siya dead? So, ito. This is 1728Q. So, meron naman tayo niyan. So, ang gawin natin, possible, dahil sa overheat, so, sira ito. Itong 1 volts na to. So, tingnan natin. Dito yung enable niyan. Kung may tama yung enable. So, dito ang 1 volt enable niyan. Oops, may missing parts dito ah. Wait lang, hanap tayo ng... Nandito kanina. Ito siya. Halos magkamukha naman tayo. So... yun nga lang DDR5X to. Pero I think it's the same. So, naiba. So, iba siya guys. Dito sa dash yun eh. So, iba. Nasa baba siya. Yun lang. Iba yung ano natin. So, 1070 versus 1070 na DDR5X yung maliit yung memory. Kasi ito yung 5 volts niya. Parang may tinamaan dito guys. Ito siya. Tapos humiwit itong isang piyasa na to. So alamin natin. Mukha naman siyang malinis eh. So hindi ko alam kung... Tingnan na. Wait lang guys. So paano natin siya specify? Paano ba natin siya alamin? Kasi ito yung IC.
So mayroon 4 pins. Ito. So ito ari kayo may 6 pin pala. Excuse me guys, pasensya na kayo. Nakupo tayo eh. So this is ano lang to? 2 pieces lang. Ibig sabihin hindi siya. 3 pieces yung nandito. Sa malayo. So hanap muna tayo. So iba pala yung IC niya. So baka ibang version. So finding donor board. Okay, this is it's not the same. MSA ito. Okay, just wait for a while. I'm finding donor board. Magbabaklas pa tayo. Ito ay 1060. Okay, this is 1070. Okay. Try natin magbaklas. Ito, 1070. So, no choice. Kailangan ma-identify kasi may napansin tayo doon, ha? Missing parts. Oops. Parehas ba? I don't know kung parehas o hindi. Ito mga donated guys. Ito ng customer. Ito mga to. Yeah, siguro parehas. Pasensya na kayo, inuubo ako. So, okay. Ayan pa pala. Okay. Ayun. So, I found out mayroon tayong missing parts. So, baka pag... Kasi ang sabi nung may-ari, pagka-thermal pad daw niya, yun lang sinabi. Ayan, so medyo huli natin yung problem. So, pasensya na kayo. May missing tayo, parts. Ayan, so akita nyo naman dun sa ano. Oops, wait lang. Nasa ng microscope. Ayan, so upon checking here. So, ayan, no. Meron missing na 2 pieces parts. So, yan yung wala. Tapos, ayun pa, may isang resistor pa dun. So, subukan natin siyang tester rin kung ano mga value nila. Kung fuses pa siya o hindi. Ayan. So, this is, oops, wait lang, mahirap. Okay, this is, hindi siya fuses, guys. So, iba ang value niya. So, 1.7, so iba. Buti may donor board tayo. Ayan. So, ito ay 0.9, so. So, ang pinaka the best na lang dito, guys, is kukuhanin na lang natin as donor. Kasi, walang nabibili niyan sa online, okay? Ito yung missing, tatlo.
Tatlo siya, tatlo. Tatlo yung missing. So, kukunin na lang natin siya. Yeah. Okay. So, ito siya. Kunin natin ito isa na to. Ayan. Missing siya guys, as you can see. Ayan, no? At ano lang pala, 2 pieces missing guys. So, ito yung mahirap kasi DIY, oh. Tama, nangyari. So, DIY is napahamak. Kasi ito guys, is supply para sa 1.8 volts. Yan, itong section na ito guys, ay para ito sa 1.8 volt section. Yan. So, yung nag-enable ng gates guys. Yan, base yan sa aking repair experience. Yan, so ito. Yan. So, ang missing natin ay 2 pieces parts lang. Okay, I think it's done. So, ayusin ko lang tong isa. Merong, ibalik natin yung isa kasi yung isa ay hindi pala siya kasama. Meron pang existing. Yan, magagamit pa kasi yan in the future in case na. So, yan ang help and support sa repair natin. So, yan ang kagandahan kapag mayroon ka mga donor board. Yan, kagaya niyan, iba kasi yung value. So, walang nabibili sa online. So, ang pag-asa lang is yung donor. Ayan. So, yan, laking bagay, laking tulong. Donate yan ng mga customer. So, yung mga nagdo-donate ng mga customer, ta, sabi nga nila eh, sinasabi nila guys sa akin, sir, sayo na lang yan, sir. At least makatulong po yan sa mga repairs nyo pa. Yan, malaking bagay po si yun, makakatulong sa inyo. Hindi ko rin naman po mapapakinabangan. So, ganun sinasabi ng mga customer yan. So, yan po guys, ay hindi sa pilitan. Ano guys? Kung i-donate na ako sa mga. Mismo sila po kasi ang nagde-decide yan, guys. Isa nga naman kasi gumastos pa daw sila ng shipping, pabalik, ganyan. So, pag gano'n ang customer, so malawak yung pangunawa niya, alam nila, hanuhin nga naman nila yan. Kaya dito kung sa video card repair na i-donate, so, ang matutulungan kasi niyan, kayo ng mga customer. So, yan yung laking bagay. Diba? Nakita nyo? So, ayan, possible. Yun lang yung guys. O, huling-huli na ang problema. Yeah, so tinamaan pala siya, guys. Naka-DIY. So 'yan yung ano eh mahirap pag nagdi-DIY. So tingnan pa natin po dito. Hindi ko napansin kanina, guys, na tinamaan. Ang maganda yung pagkakatama eh, talagang pantay eh. Ibig sabihin na eh chimpong-chimpo talaga yung tama, guys. So galaw ka, ganun kabait, guys, ang ating Diyos. To talagang pinagkaluban tayo ng pagpapala. Oh, tama. Ng repairs. Ayan yung pina-repair sa atin. So, ganun lang, ganun ang Diyos magbigay ng biyaya. So, pinagawang kasangkapan ng ating mga customer. Ayan, para sa ating repairs. Ayan, so guys. So, pan-checking naman. Ayan, fully check naman lahat. So, yung sa back. Ayan. Wala namang iba. So, possible talaga ang naging ano niya. At siguro bigla siyang tumama sa isang kanto ng bagay. O siguro sa ano. Hindi natin alam kung saan. Baka sa video card niya. Dito sa heatsink. Ito. Ayan. Ang isa pang issue nito guys, mali yung kanyang size ng thermal pad. No choice. Eh, papalitan din yan. Magagastasan pa rin siya. Ayan guys. So testing na natin. So makikita na natin niya kung mag-work. So hindi.
Ayan. So, let's see what is the result of our repair. Okay, so ready. Ready na natin. Possibly init na yan. Ganyan. So, sana hindi nasira to. Kasi ito guys, IC na to. Itong MOSFET na to. Nakakonek yan. Doon yan nakakonek. Yung enable niya doon sa likod. So, eh, based on sa experience ko, doon siya nakakonek. Okay, power on natin siya. So, sana hindi siya nasira yung IC. Yan. Oh, warming na siya guys. It's warming. Okay. Yeah. So, wait lang for a while. Ayan. Ayan, nag-warm siya. Init na guys. Okay, by display port tayo. Ayan. So, wala siyang display. So, try natin ulit siya i-power off. So, ganyan lang yan guys. Nagra-run pa ang BIOS lag niyan. Okay, power off. So, lipat natin sa ibang port kasi I'm using display port. Ayan. So, tingnan natin sa iba. Okay, let's power on again. Hindi masyado ganyan. Ayan. So, let's power on again. So, nilipat ko na. Ay, nakapatay pala. Ayan. So, power on. Ayan, umiinit na siya, guys. Ayan. So, may BIOS lag yan kasi, guys. Minsan, pag sa unang power on mo, it comes to repairs. So, try mo lang. Try and try. Ayan. Hanggang sa mag-cycle siya sa tamang cycle. Ayan. So, I'm using display port. So, wala siyang display. So, try natin ulit sa ibang port. So, wala pa rin. Okay. So, minsan kasi, yung mga ganitong naka-connector ng hindi siya gumagana. So, wait lang guys ha. Pero, umiinit na yung GPU chip natin. Kaya, wala na tayong issue sa 1 volts. May supply na tayo. So, yan. Nilipat ko sa last port ng display port. So, yan. Wala pa rin siya. Connect ba? Naka-connect naman. Palitan natin. Display port. Gamitan natin ng HDMI naman. HDMI. So, try and try lang. Yung mga ganito. May fuse naman yung display port nito. Eh. So, try natin. Hanggang sa magka-display. So, lahat naman ay nakaayos. Plug, naka-plug naman to. USB. Okay. Yeah. So, let's power on again. So, tingnan natin kung magdi-display. Kailangan kasi tumigil eh. Ayun, tumigil siya. So, may display na siya guys. Yan, as you can see. So, okay na. May display na. Yan. So, yung ano niya, yung display port. Minsan medyo sensitive talaga yung mga ganitong display port, but gumagana yan sa rekta kasi ang gamit kasi natin is ganito, naka-conversion. Minsan linis-linis lang yan. So, pero tingnan natin yung fuse guys, kasi pag nag-change value yung fuse, isa siyang reason kasi ang mga ganito display port may sarili siyang fuse. So check natin siya. Yeah, so check lang natin 'tong dalawang fuse na 'to. Okay naman. Itong isa na 'to. Okay, medyo change value ito, isa na 'to. Easy fuse, so nasa 0.9 na siya millivolts. Possible isa siyang issue. Pero I'm not sure kung siya yung issue. So, ito ang solution diyan, guys. Hadi hiramin natin yung donor port. Ayun, testerin natin 'yan. Ay, naka-connect na pala 'to. Yan. Dapat kasi ang reading itong isa ay kagaya itong isa. May ano na pala to, may jumper na. Yung easy fuse. May jumper na din to. Check natin dito sa isa. Sa isa. Baka mayroon siyang help dito sa isa. Ayan. So, ito. Mayroon pala dito. So, try natin. Ito. Easy fuse siya. Ayan. So, dapat ang reading is ganyan. Fuseable. 0-0. So, papalitan natin guys yung display port. Yan, para mag-works. Yan. Ang problem lang guys, masyadong mababa yung ano nito, yung fuse na ganito. Masyado siyang mababa. Mababa yung ampere. Siguro nasa 200 milliampere lang siya, ganyan. 0.0200 milliamps compared dun sa iba na ang tawag dito?
Tama ba? 200 milliamps. Yung iba kasi 5 ampere eh. Eksaktong 5 ampere. So ito kasi ito minsan 0.200, 0. Ibig sabihin point lang siya, 0.2. 0.2. So ganun siya minsan. Okay, so remove natin siya. Kailangan ito mahinang temperature lang. Kasi po ito ay mag-short circuit ulit po siya. Yan, okay? Based on the experience. So, naano ko na tong klase na ito ng resistor, anong fuse, mahina talaga to. Mabilis siyang bumigay. Yan. So, papalitan din natin siya kasi wala tayong display port para all good, also good. Okay. Remove na natin siya. So, mababa naman yung ginagamit nating temperature kaya wala. Yan. So, mapansin nyo, madali lang siyang uminit o masira. Ayan. Itong isa naman. So, yung ating donor. Ayan. Lagyan natin siya ng flux. Ayan. So, kukunin natin siya. So, mabilis lang. Gawa ng itong ganito. Mabilis masira. Yan. So, kunin na natin. So, sana hindi nasira. Kasi pag nasira, guys, uli. No choice. Palitan na lang natin yung fuse na medyo pang trip. Kasi ito ay, ano eh. I think 5 volts or 3.3 yata something. Yan, easy fuse din siya. Kuha tayo ng ano, walang laman ng ating ano eh, yeah, para siya dumikit. Parang nasira na yata. Ayaw kumapit ah. Baka masira pa sayo. Naku, parang damage yata. Bilis lang masira eh. So yung mga ganitong fuse. So tingnan natin kung nagbago. Just testerin ko lang siya guys. So I'm using ohms. Yeah. Check natin. Ay, parang nagbago. Wait lang. Gamitin natin isang tester, yung eksaktong ohms. Parang nagbago siya. Yeah. So, let's check. Hey, parang change siya guys. Change. 1.6. Siguro mainit pa siya. 1.6. So, tingnan natin. I think baka mainit pa lang siya. Subukan natin. Mag-dis ano. Minsan kasi pag mainit pa, kita ko bumababa yung ano eh. Bumababa naman yung ohms. Ibig sabihin ay baka mainit lang siya. So, malayo yan sa 1 ampere. Yung 0.200, malayo sa 1 ampere. So, yan. Ibig sabihin masyado manipis lang. Kasi pan-display lang siya eh. So, tingnan natin. Ayusin, ayusin. Yeah, so let's try again. For display port. Sana mag-works.
Sana ay mag-works. Kapag hindi, ay palitan na natin. Okay. So, let's power on. Ayan. So, umiinit na yung chip. Tingnan natin. Parang hindi nga. So, no choice. Doon na tayo sa ano. Wala, hindi siya gumana, guys. Ang gagawin natin ay kukuha tayo doon sa Gigabyte. Yan. Mas maganda kasi yung sana ng Gigabyte. Yung ganito kasi. Mas ano kasi yung ano ng Gigabyte. Sa Gigabyte na lang tayo kukuha. Yung 3.3 bullets ng Gigabyte. Pwede naman yan, guys, si jumper, pero not safe kasi, guys, kung i-jumper natin siya. So, doon tayo sa tamang proseso. Okay, sa so, Gigabyte tayo na PCB kukuha. mahina talaga yung eCPUs. Nag-try na ako dyan. meron kasi ako nyan dito, mga fuses. Saglit lang nasisira din siya. Na bumibigay siya. Ito, pwede sa MSI. Sa display output din naman siya. Yan, ito siya, guys. Sa MSI. Yan. Yan, ito, guys. Oh. Yan, nakita nyo. Yan, mas maganda-ganda to, guys. Mas matibay-tibay. Yan. 3.3 naman yan, guys. So, same lang naman. Ang gumamit is display port. Yan. Kaya, basta sa display port kasi mayroon yung, ano, laging may fuse. Yan. Okay, yan. So, mas safe lagi, guys, ang gumamit ng fuse kaysa yung wala. Pag wala kasi, ano, masakit sa ulo. Okay, tanggalin muna natin yung ano. Ito yung existing. Gamitan na yung shoulder blade. Kailangan natin siyang pantayin para maganda. Oops, masyadong mababa. Ang ating temperature. Lagyan natin siya ng flux para mas maganda. Okay na. Okay na. So, try natin siya. Kung may display na. Using display port. Okay, let's plug in. And let's power on. Where is my tweezer?
Okay, let's power on. Ayan. So let's see if we have a display or wala. Pa, mag-display ka. Ayan, meron na. Trend! Oh, so, yeah. So, simply. Diba? Simpleng arithmetic operations. Pag expert ka na sa pagre-repair, so alam mo na yung, ano, yung mga panakakita ka ng ganyang issues. Mabilis lang. So, saglit lang siya. So, nakapag-program na siya sa utak mo na, ay, ganito yan. So, ganito ang gagawin. Ganito. Ayan, mabilis siya. Okay? Ayan, guys. So, so papaproba na lang natin to sa customer for thermal pad replacement. Yeah. So, kasi, ano eh, medyo, ano yung customer nito. Ayan, kaya titingnan natin. Paproba muna natin kung papayag o hindi. Ayan. Ayan, kasi, kagaya nito, pag hindi siya nag-approve na thermal pad, palitan. No warranty kasi, guys, pag siya nagpalit ng thermal pad. Ang reason, ang question, bakit tatanong, walang warranty, ay gini-repair ko. So, ito yung reason. Oh, siya yung nagpalit ng thermal pad before. Oh, di ba? Pinalitan niya yung thermal pad before, nasira. Oh, ngayon, hindi niya alam ayusin. So, ngayon, tumapit siya sa technician. Ayan. Kasi, pag, yun, simple lang. Oh, dahil sa pagpalit niya, DIY niya, nawala. Natuluyan yung kanyang video card. Ayan. So, nawala yung 1 volts output. Kasi output ito, guys, itong section na to, 1 volts output yan. So, sa mga repair ko, yan. Ayan, guys. So, papaproba na lang natin, guys, for thermal pad replacement. Yan, kasi medyo marami din itong thermal pad neto. Ayan. So, para, ano, ayan, para sigurado. Okay? So, update ka kayo later for stress test about this GPU. Ayan, guys. Hello. Ito na. Update sa video card repair natin. So, ito yung ating ni-repair na isa. So, ASUS Strix. So, triple pan, 3080, 10GB. So, okay na to. So, may video ito sa unahan natin ang ni-repair natin. Okay. So, na ito na po yung stress test natin ng palit na 1050 series. At 1070 Jetstream. Yan. So, ayan na siya, guys. It's working fine. Ayan, so running siya ng benchmarking, so 3 digits ang EPS niya. 110, ganyan, 113, so ganyan ang EPS nagro-run. 3 digits, so GPU clock 18, yeah, memory clock 2000 plus. GPU temperature natin 66 degrees Celsius, mababa lang po. 41% lang yung ating pan speed na nagagamit. So malaki kasi, malaki ang heatsink, malaki ang pan. So, low temperature. Ayan. So, yan ang kagandaan niya. Ayan. 140, 143 EPS, 148, 150. So, yan yung mga niraran ng EPS niya ngayon. So, running siya, guys. Okay na siya, guys. It's perfectly working. Ayan. So, yung isa nating na-repair, yung ASUS, okay na yun. Pass na siya stress test. Kanina pa yung na-try sa games. Ayan, guys. So, successfully. 2 days. So, kahapon, 2 pieces din yung na-repair natin kahapon. So, Gigabyte at saka, ano yun? RTX 3070 Gigabyte at saka RTX, ano to? 3060 yata to. 2060. So, pass din yung sa stress test yung kahapon. So, ngayon, 2 piraso uli. Success! Walang palya. So, walang palya repair din sa video card. Laging successfully. Yeah, so, ganyan, pag pinagpapalat si Nishwarte sa repair. And as you can see, okay na siya, guys. Oh, running na yung stress test. So, this is palit, 1070 Ti, guys. 8GB. DDR5, Samsung ang memory, 256-bit. Ayan po siya. Ayan, malapit nang matapos yung kanyang stress test. Ayan, it's perfectly working na po. So, okay na yan, guys. Pag mga ganyan, stress test natin at nakita natin na good na, it's perfectly working. Sigurado na yan, guys, 100% working na yan pag ganyan. So, based naman sa mga nare-repair natin, successfully naman eh. Ayan. Ayan, ang warranty nyan, guys, is 7 days lang yung ating warranty.
Yan naman yung inagree nung ating customer. Tapos na yung stress test sa'yo, no? So, yung score niya is 4,210. Yun. Ang minimum EPS, 33. Ang highest EPS is 358. O, yan. So, okay na guys. So far, so good. Okay? So, videohan ko rin yan. Tapos, send ko sa customer sa buyer cellphone naman. Yan. So, yan guys. Ang ating repair. So, today is October 24, 2023, 5 p.m. So, hanggang 5 p.m. lang ang aking trabaho. Okay? So, yan ang ating job. Mula 8 a.m. to 5 p.m. lang ako. Yan. So, yan. Okay na guys. It's working fine. Yan. Pinalitan na rin ang thermal pad. Yan. So, brand nyo na. Mali kasi yung thermal pad na ginamit din niya. Yan. So, parang nangyari doon, minalas-malas yung customer. Magpalit lang ng thermal pad, thermal paste. Pagbalik, no display. Ayan. So, yan ang inabot. So, ang na-damage sa pesha, 2 pieces is SMD resistor, 1 PC, SMD fuse. Ayan. So, okay na. Super, so good. So, yung thermal pad, na-correct na po natin. Ang tamang thermal pad po ay 1.5 ang tamang size ng thermal pad. Yeah. Tapos yung kanyang ayun. So yun po eksakto. So okay na guys, successfully na. Yun, so mag-edit pa tayo ng video at upload tayo ngayon today ng video sa YouTube natin, sa YouTube channel. Okay. So double success. Yan ito. So malaki-laking singing kita natin dito sa mga ganto. Mga matataas high-end na video card. Ayan. So may video rin ito guys, panoorin nyo rin. Ayan guys. So, papaalam na po ang inyong lingkod. So, para sa mga bago salta sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe, like, and comment. Okay, pa-share na din po sa mga kababayan natin ng mga Pilipino. Ayan. Ayan. So, hanggang dito na lang. Thank you for watching. See you on the next repair. Bye for now.